Hi, good afternoon. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Ignacio Pomereno na magpapakita sa inyo ng aking mga coins na aking kinokoleksyon. Sana maraming salamat sa inyo sa hindi kayo nagsawang sumuporta sa aking YouTube channel kahit hindi masyadong kagapuan at sana. Makasakali lang na ipakita ko sa inyo ang aking mga coins collection. Ako po'y baguhan ng nagkukulit ng mga coins. Itong mga coins na akong pakita sa inyo, ito ay BSP series na 25 centavo. Ito po'y kulang sa kinukulit ko po na mula pagsimula ng 25 centavo na BSP series na nagsimula sa 1995 siguro hanggang sa 2017. At kung ako na may kulang, sana kung mayroon kayo, itabi nyo lang, baka darating ang panahon na hanapin ko, may kaya na akong bumibili sa inyong coins na naitabi. Ito po ang aking coins na ipapakita sa inyo. Teka muna, shout out nga pala sa inyo, sa inyong tumitingin ngayon sa aking video. Shout out nga pala sa inyo. At saka yung nagtatanong sa aking video, maraming salamat sa inyo. Pasensya na kung hindi ko pa na sagot. Shout out na lang sa inyo. Maraming salamat. Ito na po at mga coins na ipapakita sa inyo. Itong mga coins na ito na 25 centavo BSP series. Ito po ang aking koleksyon. Ito po ay 2017. Ito po 2017, 2017, 2014, 2014, 2014, 2000, hindi na masyado makita. 2014. Ito. Medyo may kadumihan na, hindi ko kasi nilinisan, baka masisira lang, gagasgas. Ayan, naghanap ako ng chemical na naghanap ako na nag-isip ako kung ano ang dapat nitong ililinis na hindi siya magkagasgas. Kasi ito dinidikit ko lang sa aking album, wala pa kasi akong lalagyan. Kaya ito sa amin may pagkit, may mga papilit. Kaya ito ang nangyari, may pagkadumihan. Ito mga coins na 25 centavo. Madami na ito pero may kulang pa ito na mga taon. Kasi nahuli kasi ako, naghanap kasi ako ng mga taon. Baka mayroon kayong mga ganito, itabi nyo lang, baka dumating ang panahon na mahanap ako ng taon na rin muna ang chance sa inyo. Baka ibinta nyo, bibilihin ko sa inyo. Pag-usapan natin ang presyo, kung magkano. Kasi habang tumatagal, tumataas ang presyo ito na mga coins. Kaya kung mayroon kayo, sa ngayon itabi nyo muna, dahil hahanapin namin yung mga coins na yan pagdating ng panahon. At saka hindi kayo magsisisi dahil tumaas ang value niyan pagdating ng panahon namin hahanapin. Kaya kung mayroon kayo, itabi nyo na dahil magamit yan. Gawin nyo rin yung libangan kagaya sa ginagawa ko. Kung mayroon kayong album o mayroon kayong magandang lalagyan, ilagay nyo muna, idikit para may tabi kayo. Hindi nyo lang akalain na pagdating ng panahon na mahal na pala. Kaya ito ang ginagawa ko. Kaya ito ang aking mga nakukulik, mga 25 centavo. Ito, madami-dami na ito pero marami itong kulang, hindi pa ito nabuo. Ito ang mga coins. Ayan ang mga
25 centavo. Iba nito magnetic, ang iba naman hindi. Kuan mula ano? Mula 2005 siguro. 1995 hanggang 2003 o 2004, yun ang hindi magnetic. Pagdating ng 2004 hanggang 2017, mga magnetic na sila, mga pira na yung magnetic, parang metal na kakalawangin na ang kakawalang kakalawangin na kapag ano, lalo na kung basaan na ng tubig, kakalawangin na yung magnetic. Yung hindi magnetic, hindi sila, hindi yung kakalawangin, kaya hindi masyadong masira. Kaya ito ang ginagawa ko, dinidikit ko na lang sa album para ano, para hindi mawala at saka madali lang maitabi. Ano, nasira na ito, lagyan ko, album ko nasira na ito, ang cover na tatanggal na, hindi pa ako nakabili. Ito muna nilalagyan ko, sira. Nahirapan kasi tayo ngayon bumili at saka wala pang pambili. Sana hindi kayo magsawang sumuporta, subscribe niyo ang ating channel, paki-likes na rin para naman susunod yung video. At mayroon akong kwento na papakita sa inyo, hanapin, makikita niyo ang aking mga video o channel. Huwag niyo lang kalimutan mag-like at saka paki-share na rin, paki-subscribe na rin para hindi kayo ano, hindi niyo malimutan ang aking channel, makikita niyo. Baka mayroon kayo mga ganito, itabi niyo muna. Gagaya ng ginawa ko, i-dikit nyo sa anong album, ano ba, mag-gawa kayo ng lagayan. Para, parang libangan lang. Hindi lang natin naisipin pagdating ng panahon, mapagkikitaan natin na ganitong mga coins. Kaya sa kubayaan lang natin na ano, may tapon o ano, saan ba malagay. Kaya, ganito ang ginagawa ko. Mga pan. So, ang ating mga ito ang aking mga 10 centavo na BSP series, 5 centavo ang ibang sira, ito ang sira ng iba, kinakalawang kasi ang ganitong ano, kagaya ng 20 centavo na parang 1980 hanggang 2003 non-magnetic, yung hindi kinakalawang, parang nickel brass yung kuhan, parang metal na. 2004 patungo 2017 kakakalawangin. Kaya ito na yari pa may sira ang iba. Yan sira ano, yan bilang tinatabi at saka ano, kahit ganito nangyari, baka naman pagdating ng panahon ano, may ano magamit natin. Yan. Kung mayroon kayo, itabi nyo muna, itabi nyo lang pagdating ng panahon na hanapin namin o hanapin ng mga ibang kolektor at bilhin sa inyo yung matataas-taas na ng presyo. Bilhin natin na kalahin yung libangan lang ito. Nakalawang 5 centavo BSP series, hindi na ano, hindi na maklaro ang kanyang ano, hindi na mabasa ang kanyang nakasulat dahil sa ano, sira na. Bilang tinatabi, baka hindi natin nakalain pagdating ng panahon, magamit natin o ano, parang kasi sayang na rin na sa panahon ito, sa panahon ng kasalukuyan ang ganito ang mga coins ng Pilipinas sa BSP series. Itong coins na ito ay sa ginawa ito sa panahon ng administrasyon ni Noynoy Binigno Aquino. Siya pa ang presidente. Ito ganito ang kanyang mga coins na BSP series na 5 centavo. Ito ang kanyang mga
Queen's Bisbee series dahil lang sa ngayon na ano, new generation NGC ganito sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, ganito ang kanyang Queen's NGC, new generation Queen's, kasi na ano, sa bawat presidente o sa bawat pangulo may mga Queen's sila na ginagawa na sa kanilang kasaysayan. Sa ano, sa akin lang nalalaman, parang kay ang hindi ko na ano, parang kay Pangulong Cory Aquino lang siguro, President Cory Aquino, na hindi, parang hindi ko na ano, na may Queen's na ginagawa. Kung mayroon man, hindi masyadong karamihan, maliliit lang siguro, dahil hindi ko masyadong naalala kung mayroon. Kay Pangulong Irap Estrada noon, mayroon yung kanya Queen's na 2 piso yung niyog, at saka yung kanyang 1 piso yung kalabaw, kanyang 5 piso yung ano, yung kanyang 5 centavo yung kalamunggay, ang kanyang 10 centavo yung parang isda, bangus, yun ang kanyang mga Queen's. Yan ang kasisaya ng mga Queen's, kaya sa bawat pangulo may mga kanya-kanyang Queen's na ginagawa na kasisayan. Kaya hanggang dito na lang, sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe, at saka huwag niyong kalimutan pakilike na din at pakipress na din sa notification bell para naman sa mga susunod kong video makikita niyo kung ano mga video, kasi ang aking mga video sari-sari kasi hindi ako masyado ano, nakatutok sa isang tema, kaya pasensya na, at maraming salamat sa inyo, at shout out na lang sa inyo. Sana huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat. Bye-bye.